Hello guys, kumusta kayo dyan? Kumusta po kayong lahat? Salamat po sa mga nanonood, sa mga nagsasub. Salamat po, maraming salamat sa inyo mga viewers. Ngayon guys, i-share ko naman sa inyo ang tips kung ang selos ba ay kadalasang nangyayari or dahilan ba ng pag-aaway, paghiwalay namin or hindi. Ang sagot dyan is, kwento ko lang muna. Una, ako kasi guys, kahit magkita ko yung asawa kong nagkikindata, hindi ako masasaktan, hindi ako magsiselos mo. Kahit ba naman sa sarili niyang sa sarili niyang cellphone, hindi ko yan siya tinitingnan kung anong meron sa kanya, anong sinong tumawag. Minsan tingnan ko lang kung magko-collect ako ng tapos magkukwenta ako, tapos kasi yung cellphone niya maraming ng mas, kaya yun ang ginagamit ko. So yun, minsan tinitingnan ko rin, wala naman ako nakikita, kaya trust ako sa kanya. Kaysa minsan, maglalakad kami, may nakasunod, may naghuhulog yung number sa kanya, pero hindi ako nagiselos kasi sabi niya, tingnan mo yun, yung babae na yun, na gano'n ng number, gano'n. Pero hindi, gano'n pa rin ako, hindi ako nagiselos. Kasi ang sa akin is, maligo ka man ang gatas, kung pagpapalit ka talaga ng asawa, ipagpapalit ka talaga ng asawa mo. The best way is para hindi kayo pagpalit ng asawa mo. Kahit na pangit ka man o maganda ka man dyan, is yung sa akin lang na experience is huwag niyong papakikialaman masyado ang buhay ng asawa niya, tulad ng cellphone niya. Huwag mong sisitahin lagi kung sinong tumawag o anong man dyan. Tsaka huwag kayo masyadong mag-ingay, madalal sa asawa niyo kasi naiingayan sila. Ewan ko lang sa iba kasi yung ibang lalaki, hindi naman sila naiingayan sa asawa nila, hindi naman sila naghiwalay. Pero karamihan kasi ngayon, lalo pag sinishare ko lang lalo sa mga Arabic people, kasi mga lalaking Arabo is plano yung mga lalaki, ayaw nila yung madaldal. Kaya makaramihan sa kanila is sa kanilang lies naghihiwalay dahil sa daldal ng babae. Kasi ayaw nila guys yung madaldal na babae. Yun lang naman guys. At saka tips ko lang is yun lang. Huwag mag-away ng dahil sa selos. Kasi ako, hindi kami, malabong mangyari na maghihiwalay kami ng dahil sa selos. Kasi ako, magagalit lang ako pag sa pera ng pinag-uusapan. Pag kulang or anuman dyan, kung saan napunta yun, magagalit talaga ako. Pero yung selos, hindi mo ako mapapaghiwalay ng dahil ng ganyan sa selos. Kahit ba naman sabi niya siguro, ayun, catch-chat niya siya, hindi naman yan, palibangan lang ng mga lalaki yan. Kumbaga is, unawaan mo yung konti. Kasi ang lalaki kasi guys, normal lang yan din na maghanap. Kasi parang rin yan yun. Parang pagkain din yan. Naghahanap din sila ng bago. Pero hindi maganda yun. Para sa akin, hindi yun maganda. Pero observe ko lang sa mga lalaki. Pero huwag mong sakalin. Tulad niya ng asawa, hindi siya nasasakal sa akin. Hindi hinahayaan ko siya. Kaya tingnan mo, alhamdulillah, hindi siya gumagawa ng ikagagalit ko na ng bababae. O naman dyan. Kaya sabi niya, panghanapin ko, ang asawa ko hindi madaldal. Ang asawa ko, hindi niya tinitingnan kung anong ginagawa ko. Kaya yun, yan ang malaking tips para sa kanila. Kasi isipin natin guys, hindi tayo, kahit maligo tayo ng gatas, kung maghanap pa rin yan. Tsaka kasi ako is, hindi ako maarte. Isa pa yung nagustuhan niya sa akin, hindi ako maarte. Halos tumalabas ako, walang makeup, walang pulbos, ni suklay. Minsan lang, yun, nagpapaganda lang ako pag matutulog na kami, pag kami lang dalawa, yun. At saka, yung pagdating sa pera, alam ko, marunong ako maghawak ng pera. Kahit na, ilang years pa yan, marunong ako maghawak ng pera. Hindi ako gumagasta ng walang kabuluhang, yung makikita mo, ay, nag-collection siya ng walang kabuluhan na bag, o damit, o naman dyan. Okay pa, collection ko, gold, yun ang gusto ko. Yan mo ako mapapawagas na gold. Kasi ang gold is my favorite. Pero yung hindi ako mawaldas. Kaisa pa yan, pangalawa yan na siya sa akin. Mahal na mahal niya ako kasi hindi ako selosa, hindi ako magastor na babae. Sa maarte, hindi ako maarte. Kasi mga Arabo kasi,
pangit ka man o hindi, sobra sila selosa. Mag-iingat kayo dahil sobrang selosa ang mga malayong-malayo sa Pilipinas. Tayong mga Pilipino, lalaki at babae, normal lang sa atin na makipag-usap. O naman yun, sila hindi. Hindi bawal siya makipag-usap. Bawal ka makipag-usap kahit na kamag-anak mo pa yan. Kahit nga sa probinsya, kabira kami lumalabas kasi medyo mainit-init kasi ayaw niya ako makipag-usap kahit sa mga pamilya ko, yung mga kamag-anak ko, selos, kasi selos nga, ganun sila, kasi ganun ang patakaran nila sa ibang bansa, selos, kahit na kamag-anak pinagsiselosan nila, kaya yun. Ang gawin nyo na lang, intindihin nyo sila kasi ganun patakaran nga. Kasi pag hindi nyo sila intindihin, guys, maghiwalay talaga kayo. Lalo na sa pananamit, lalo na sa pag-makeup, ganun pa rin. Huwag na huwag nyo silang sawayin kasi para mapamahal sila sa inyo. Hindi kayo iiwan pag sinunod nyo sila. Yan, guys, ang tips. Kaya sana nakatulong ng konting tips ito. Yun, guys, ang tips, huwag na huwag yung awayin ng asawa nyo dahil lang sa pagsiselos at iwasan ng sobrang pagdaldal sa asawa kasi naiingayan yan sila, guys, sa totoo lang. Kasi, yun nga, guys, itali mo man, maligo ka man araw-araw, kung maghahanap pa rin yan. Hintayin nyo na lang kung ano ang destiny o ano man dyan ang bibigay ng mahal na Diyos sa inyo. Kasi ako yun, guys, parang hinahayaan ko lang siya. Tingnan mo, sabi ko nga sa kanya, mag-asawa ka ng mas bata, okay lang sa akin. Nako, sabi niya, di ko nadadagdagan ang sakit ng ulo ko, sabi niya. Yun, sakit ng ulo pala ako, sabi niya, kasi minsan daw maingay ako. Maingay lang naman ako, hindi yun sa dahil sa selos. Maingay ako pag yung sa pera na pinag-uusapan ng pera, yun, maingay ako. Tapos yung sa grocery sa bahay, kasi pag nag-grocery yan sila, sobra, halos buong tindahan gustong bilhin, ilipat lahat sa bahay mo. Diyan kami nag-aaway lagi. Unang-unang pinag-aaway namin yun, yung pamimili sa palengke. Tapos pag binilhan niya ako ng damit, hindi yan siya magpapaalam. Iinis na inis ako, guys, kasi ayoko yung magdamit ng mamahalin. Gusto ko lang yung mumurahin lang. Pero hindi. Kaya hindi daw siya nagpapaalam sa akin na bibilhan ako kasi ayaw ko nga raw yung mamahalin. Gusto ko lang daw nabilhin yung mumurahin. Ganun ako. Kasi kuripot ako pagdating sa mga bagay na ganyan. Diyan ako kuripot. Kasi ako gusto ko i-save ang pera. Yun, pera. Tapos pagdating sa pagkain dyan, hindi ako masyadong matipid dyan kasi kaya ako mataba kasi hindi ko tinitipid sarili ko talaga. Pero pagdating sa mga ganyan, marunong ako matipid. Tsaka yan pa isang na gusto ng asawa kasi sobrang marunong ako maghawak ng pera. Minsan nga magtatanong pa yan, may pera ka pa? Sabi ko, oh, may pera pa ako. Sabi niya, edi huwag mo na kitang bigyan kasi may pera ka pa pala. Sabi ko, iba yun. Sabi ko sa kanya ganun. Kasi ganun, tinitry niya ako kung may pera pa yon. May pera pa ako. Nang ilang buwan, di na uubos. Sabi niya, anong ginagawa mo sa pera? Hindi ka na ba naggagasto? Sabi niya, hindi ka ba mamimili ng mga pampaganda mo? Bumibili ako ng pampaganda, guys. Hindi yung mamahalin yung, hindi naman nakakasira sa mukha. Ganun lang naman. Mas lalo na yung sa bahay, yung ginalagay ko lang. Minsan, yung itlog, tapos yung lemon, yung kalamansi, mas okay pa yun, guys. Hindi pa yung nakakasira sa balat, sa mukha natin. At saka save ka pa, save ka pa, nakaka-save ka pa. Ganun yun, guys. Yan ang tips din na isa. Ayaw ng lalaking Arabo, yung mga babaeng isa na rin yan, yung mamimili ng walang kwenta, lalo sa mga pampaganda. Okay pa gusto nyo sabihin niya, sige, bumili ka ng damit mo, huwag lang yung pampaganda, kaya sabihin, hindi naman kailangan magpaganda ka. Yan siya, guys. So, sana nakatulong ng konting tips para sa mga selosang babae. Salamat po. Pakipindot lang ang bell para lagi tayong updated sa ating mga new videos. Sa susunod naman, guys, update ko sa inyo kung paano at kung saan kami nagkikilala ng aking asawa. Bye-bye!